Ito ang panitikang balita. Narito po ang mga nagbabagang balita ngayon. Utak ng DSWD, relief staff na, hanggang sa katapusan na taon na lamang ang ginagawang relief operation sa mga biktima ng bagyo ni Yolanda, lalo na sa bahagi ng Lady Samar, ng Lady at Samar Park. Ayon kay Social Welfare Secretary D.K. Sulaiman, mamamahali sila ng relief goods sa mga sinamantan na kalabidad hanggang sa Desyembre o sa loob ng maliit sa buwan. Aniya, aminado silang napakalaki ng pinsamang iniwan ng bagyong Yolanda. Gayunman, gusto nilang tulungan ang mga biktima unti-unti nang makatayo sa sarili nilang mga paa. Hinaing ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban City. Pakinggan natin ang ulat ni Mayan Medino na live ngayon sa Tacloban. Mayan? Maraming salamat, Jodie. So, nandito po ngayon tayo sa May Tacloban City Live. So, kung makikita po natin, ito po yung lugar kung saan unang tumama ang bagyong Yolanda. So, kung makikita po natin, ito po ay bahay na wala ng bubong. Nandito po si Ali Mariel. Tatanungin po natin kung ano po yung naranasan na ng bagyong Yolanda. Ali Mariel, ano po yung panawagan nyo sa ating gobyerno para po matulungan kayo na ma-resolve ulit yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda, lalo-lalo na po yung bahay? Sa gobyerno po, padala naman po kayo ng gamit. Kailangan po namin ng gamit. Panibagong buhay. So, ayun po si Ali Marguero. Dahil po sa nasira nilang bahay, umingi po siya sa ating gobyerno ng mga materyales na pambili na yero, pako, mga gagamitin para mabuo ulit ang kanilang bahay. So, dumaan naman po tayo dito sa bandang ito kung saan may mga tao rin na nangihingi ng tulong. Ito po si Aling Jodeline, kung saan humingi po siya ng panawagan sa mga kamag-anak na sa Maynila. Yung mga kamag-anak ko po sa Maynila, nais ko lang po sabihin na kailangan ko lang po na unting tulong para po sa pagkaon, diha, sa akong asawa, diha, ang aking isang anak, no, anak po, nabitawan ko po siya. Maraming salamat po, Ali. Ito po, may nakikita pa po tayo isa po mamamayan ng Tacloban City. Ali Arjen, ano po ang panawagan nyo sa ating gobyerno? Sa mga kamag-anak ko dyan sa Maynila, huwag kayong mag-alala, buhay pa ako. Ang kailangan ko lang humingi ng tulong sa gobyerno, mga pangangailangan katulad ng pagkain. Ako nga po pala si Mayan Marquito, nag-uulat po mula sa Tacloban City. Balik sa'yo, Jodeline. Hilig good sa Dulag Leyte, nakatambak sa munisipyo. At sa Dulag Leyte naman, nakantabay si Ayolat. Ayin? Jodeline, nandito nga ako sa mga munisipyo ng Dulag Leyte na kung saan isa po mga nalanta ng bagyong Yolanda. Dumarating araw ang mga relief goods galing sa Maynila, ngunit itinatambak sa munisipyo ng Dulag. Kaya ayon sa DSWD, nagbanta sila sa mga opisyal na kung saan ang mga natago o nag-iimbak ng mga relief goods ay maaaring kasuhan. Back to you, Jodi. At sa pagkita ko naman, di po ang naman ang pagkaw ng balik Pilipinas na. At sila lang ang report na ang tapay naman si Mayel na ito yun sa pagdating ng ating pagbansa pa mga Mayel. Muli na naman ang pinamalas ng ating pagbansa pa mga o ang kanyang pagbansa sa bakit nang mapanalo ang laban sa pagkakasya sa Bayonan ng Pilipinas. Noong 24 ng Nobyembre, ginanap ito sa matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo, muli na naman niyang pinasaya ang mamamayan at nagbigay ng karangalan sa bansa. Sa
Jodilyn. 13 ang patay pagkatapos tumama ang isang winter storm dito sa Chicago, USA. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito ng ilang araw at maaaring umabot ito sa araw na gaganapin ang Thanksgiving holiday travel dito sa Chicago. Makikita sa video ang kapalang niyebe sa kalsada. At samantala naman, manyebeng kalsadang baha ang nangyayari sa Oklahoma, Texas, Chicago, New Mexico, and Arizona. Jodilyn? Iyakin na kailangan ang mga Pinoy nurses sa Saudi ngayon. Back to you, Joe.